Nagpaalam ang mami ni Lester para pumunta daw sa kusina. Mabait ito at napaka down to earth na tao. Ni hindi ko man lang maramdaman na ilang ito sa amin ni Kuya Dex, kahit tauhan lamang kami ng kumpanya nila. Ang daddy naman ni Lester ay mukhang mabait din pero may pagkatahimik. Sa kanya siguro nagmanang ng boss ang ugali. Patuloy lang sa pagkwekwentuhan ang mga bisita nila. Si Lester at ang daddy nito sa sala. Pasimple ko namang sinuliapan si Kuya Dex na abala sa cellphone nito. Kachat marahil ang pamilya niya. Tinignan kong isang malaking wall clock na nakasabit sa gitna ng sala. Mag-aalauna na pala ng hapon at hindi pa nga kami nananghalian. Dito na kaya kami kakain? Ang hirap manghula. Hindi ko naman kasi makausap ang boss para sana itanong. Masakit na kasi ang tiyan ko sa guto. Hi! Masayang bati ng isang pamilyar na boses. Sabay-sabay na lumingon ang mga ito sa bandang pintuan ng bahay kaya naman napalingon na rin ako doon. Hindi ako maaaring magkamali. Si Presi Jones ang babaeng nasa pinto. Ubod kami sa ngiti nito habang naglalakad papasok at papalapit sa kinaroroonan nila Lester. Naka-maxi dress ito na plain white at flat sandals lang. Dalang isang mukhang mamahaling bag na nakasabit sa isang braso nito. Kahit simple lang ang outfit nito ay lutang pa rin ang ganda at poise nito. Pero anong ginagawa ng babaeng ito dito? Darling, why are you so late? Tanong ng bisita nilang babae na bumeso pa. Ganon din ang ginawa na lalaking kasama nito na ngayon ko lang na pagtanto na kahawik pala ni Presi. Hindi kaya magulang niya mga ito? I'm sorry, ma'am. I was with some friends. Sagot nito bago lumapit sa daddy ni Lester at marahan ding bumeso. Presi, what a surprise! Sunod na nagsalita sa Lester na masayang ngumiti. Hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Humalik si Presi sa pisngin ni Lester habang humawak naman ang boss sa bewang ng babae. Naalala kong tagpo noong nasa Hong Kong kami. Ganong-ganong eksena ito. Hindi din nakaligtas sa akin ang palak na mga mata nila bago naupo si Presi sa tabi nito. Oh, you didn't know that I was coming? Tanong naman ni Presi na nakatabi na kay Lester at idinantay pang isang kamay sa hita nito. Halos malaki nga yata ang mga mata ko sa nakita. Close na close nga talagang dalawa at naipaliwanag na ito sa akin dati ni Lester. Pero bakit ba parang may kirot pa rin sa puso ko? Nagsiselos pa rin ba ako? Hindi ba naisip ni Lester ang mararamdaman ko ngayon? Harap-harapan pa talaga. Not at all. Nakangiti pa rin namang sagot ni Lester at nagpatuloy lamang ang mga ito sa pagkwekwentuhan. Okay, sige, kwentuhan pa more. Ni hindi man lang lumilingon sa akin si Lester. Nakalimutan na naman ata niya na kasama niya ako. Ayoko nang nararamdaman ko. Kailan kaya niya ipaparamdam naman sa akin na mahalaga ako sa kanya? Halos maputol na atang hininga ko sa nakikita. Parang ang sweet-sweet nila, hindi ko na kaya. Buti pa, lumabas muna ako para magpahangin. Total ay kahit mawala ako dito, ay wala namang makakapansin. Naglakad-lakad ako sa malawak na garden hanggang sa makarating ako sa likod bahay nila. Magaganda ang mga tanim na halaman at mga bulaklak doon. Halatang alaga ng hardinero. May maliit pang artificial pond na may naglalanguyang makukulay ng mga isda. Nakita kong isang upuan katapat noon at agad na lang akong naupo doon. Buti pa nga at magpalipas na lang ako dito ng oras kaysa naman ma-high blood ako sa loob. Kaya hirap talaga ang sitwasyon namin para kaming nasa bawal na pag-ibig. Parang tinatago niya ako o ikinakahiya. Hindi ko na alam. Akala ko pa naman magiging maayos na talagang lahat, hindi pa rin pala. Malalim na napapabuntong hininga na lang ako dahil nararamdamang bigat sa puso ko. What seems to be the problem this time? Isang seryosong boses ang narinig ko sa may bandang likuran. Alam ko naman kung kanino galing ang boses na yun. Himala ata at sinundan ako dito. Maingat na naupo ito sa tabi ko at ako naman hindi man lang lumingon o tumingin dito. Tell me now. Baka sa boses nito ang pagkairita. Kanina lang ay ang saya nito sa loob. Bakit sa akin parang galit ang tono nito? Bakit parang galit ka? Hindi ko napigil ang medyo tarayan ng boses niya. Nakakainis din kasi siya. Bakit ganito niya ako itratong bigla? I am not, but you can't just live like that. Eh bakit hindi? Busy ka naman. Alam ko natigilan ito sa naging sagot ko kahit pa hindi ko ito tinitingnan. Hindi ko alam na ganito pala niya tratuhin ang isang taong mahal daw niya. Is it because of Presi? Medyo bumaba ang boses nito. Hindi ako sumagot dahil alam naman niya pala kung bakit. I already explained to you everything.
Our family and their family are business partners. I have known them all my life. Mahabang paliwanag pa nito. Pero niwala akong maramdaman na konting lambing mula rito. Wala naman akong sinasabi. Bawal bang magpahangin? Bumuntong hininga ito sabay palatak. Parang nagpantingan tenga ko. Bakit ba parang ako pang may kasalanan? Hindi ako nakapagpigil at hinarap ko ito. Ano bang gusto mo? Titigan kita doon habang nakikipaglandian ka sa kanya? Alam ko medyo tumaas ng tono ng boses ko. Hindi ko na kayang itagong selos at inis ko sa mga oras na ito. Watch your words, Claire. Totoo naman, di ba? Ano ba tingin mo sa akin? Manhid na tulad mo? I said, watch your words. I told you what they mean to me. I have a company to run. Kasama ba doon yung paghawak-hawak at lambingan yung dalawa? Hindi mo ba naiisip kung anong mararamdaman ko? Claire, not everything is about you and me. We are not kids anymore. You should understand that. Hindi ko na siya pinatapos pa sa pagsasalita. Hindi yun ang inaasahan kong magiging paliwanag nito sa mga tanong ko. So, okay lang din ba sa'yo na sa harap mo, makipag-flirt ako sa ibang lalaki? Kitang-kita kong pagkuyom ng palad nito pero hindi nakasagot. Hi, sir, ma'am. Kakain na daw po. Salamat, manang, at dumating ka. Saved by the bell dahil parang kukutosan ako nito sa sinabi ko anytime. Mabilis akong tumayo at sumunod sa katulong nila at naiwan ko na si Lester mag-isa. Bahala siya. Dapat ma-realize niya na mali ang ginagawa niya, di ba? Hindi naman laging ako yung may mali sa storyang ito. Sa hapagkainan ay katabi ko pa rin si Kuya Dex. Halos malula ako sa haba ng lamesa nila kaya naman nagpakalayo-layo ang pwesto ni Lester sa akin. Buti din naman yun dahil ayoko rin siyang makausap muna. Sa wakas ay makakain na din kami ng lunch. Sa totoo nga ay kanina pa talaga kumakalam ang sikmura ko. Si Presi ay nakatabi siyempre kay Lester. Kunwari deadman na lang ako pero sa gilid ng mga mata ko ay kita ko na naman ang sweetness ng dalawa. Yung totoo, Lester, nananadya ka ba? Alam kong si Presi ang nagsali ng kanin nito sa pinggan. Ubod siya naman ang lalaki. Samantalang sa akin ay kay init ng ulo kanina. Seriously? Why don't you two make it for real? You look so good together. Dinig kong puna ng daddy ni Presi sa dalawa. Well, bagay naman talagang dalawa. Hindi ko naiwasan kasi hindi tingnan ang dalawa na parang lovebirds. Hindi sinasadya na tumamang mata ko sa mga mata ni Lester na nakatingin pala sa akin. Pasimple akong umirap dito at nag-umpisa na lamang kumain. Itoon ko na lang sa masasarap na pagkain ang atensyon ko nang mahimasmasa naman ako. Naro ng chop suey, kare-kare, fried chicken at lumpiang Shanghai. Mukhang mapapadami ang kain ko. Pero naalala kong bigla na nagdadayet nga pala ako. Pero sige, ngayon lang naman to. Idadaan ko na lang sa kain ang nararamdamang galit, inis at selos sa mga oras na yun. Lagpas isang oras na nang matapos ang lahat sa pagkain. Medyo binagalan ko na nga lang dahil ayokong maunang matapos. Hindi ko na muling tinignan pang lovebirds dahil ayoko nang tumindi pang nararamdaman. Pero sa tuwing nadidinig ko silang nag-uusap ay parang nag-aapoy sa galit ang puso ko. Masakit dahil ngayon pakaramdam ko ay parang baliwala na naman ako kay Lester. Kailangan ba na lagi akong mamalimos lang ng atensyon mula dito? Hindi ko na malaya na napabuntong hininga ako na napansin pala ni Kuya Dex. May problema ka ba? Nag-aalalang tanong nito sa akin na tumigil sa pagkain. Ha? Wala po, pagtanggi ko. Kanina ko pa napapansin na tahimik ka. Okay ka lang ba? Medyo masama lang po yung pakaramdam ko. Pagsisinungaling ko na lang dito. Matapos kumain ay nag-aya sa sala na muli ang mag-asawa at naupo na lang muli doon. Hindi pa rin pala tapos ang kwentuhan nila. Panis na naman ang laway ko at halos kabisado ko na ata ang bawat sulok ng lugar na yun dahil wala akong ginawa ko hindi ang pagmasdan lang ang lugar. Mas mabuti na yun kaysa naman pagtuunan ko pa ng pansin ang nararamdaman. Lester, stay here for the night. We've got a lot of catching up to do. Dinig ko na sabi ng daddy ni Presi kaya naman napatingin ako agad sa reaksyon ni Lester. I would love to stay but I need to get back to the office. Diretso ang sagot ng boss dito. Oh please Lester, pagbigyan mo ng tito mo. Nagsalita ng mami nito kaya hindi nakasagot si Lester. Ang alam ko hindi nito kayang tanggihan ng magulang. Pero kung magpapalipas siya ng gabi dito ay uuwi na lang ako mag-isa. Hindi na ako nahiyapat kailangan kong magsabi na hindi ako pwedeng matulog doon. Gusto kong umiwas muna sa lalaki
at isa pa ay parang gusto kong mag-isip na muna. Sari-sari ng nararamdaman ko at pakaramdam ko nga ay babaligtad ang sikmura ko. Ah, ma'am, hindi po kasi ako pwedeng magstay dito. Pwede naman po akong umuwing mag-isa. Sinadya ko medyo lakasan ang boses para marinig ng maigi ni Lester. Don't worry, iha. I will let Dex to drop you back to Manila. We will ask our driver to drop Lester tomorrow morning. Malumanay na sabi nito na nakangiti pa. Alam kong pag ito ang nagsabi ay wala nang magagawa pang boss. Thank you po. Can you give us 1 second? Halos mabali ang braso ko nang hatakin ito palabas ng bahay nila. Claire, what is wrong with you today? Pilit na pinapakalma nito ang sarili. Wala naman, kailangan ko lang umuwi na. Baka nakakalimutan mo na this is still part of your job. Hindi ko nakakalimutan. Edi, ikaltas nyo na lang po sa sahod ko, sir. Diniinan ko pang pagkakasabi ng sir. Totally pinapamukha naman ito sa akin na empleyado lang ako nito. You are making things complicated. Ako pa talaga? Hindi mga masagot yung tanong ko ng maayos kanina. I already explained everything to you. What do you want to hear? Natameme ako sa tanong nito. Hindi ba dapat ay alam niyang gagawin? Hindi ba dapat ay susuyuin niya ako at sasabihin na mahal niya ako at wala akong dapat ipag-alala? Bakit ganito siya sa akin? Hindi ko alam ang sasabihin at napatingin lang sa mga mata nito. Wala akong mabasa na kahit anong wala dito. Napakasap mata ako dahil parang nangingilid ng mga luwas sa mga mata ko. Gusto ko nalang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. May problema ba? Paglingon ko ay ang mami pala ni Lester. Agad akong ngumiti. Ah, wala po ma'am. Mauna na po kami ni Kuya Dex. Mabuti pa nga siguro iha, para hindi kayo gabihin. Hindi ko na nilingon pa si Lester at lumakad na palayo. Sa daan ay tahimik lang ako nakaupo. Wala din ako sa mood makipagkwentuhan, kaya kunwari ay abala ako sa cellphone ko. Pero ang totoo ay wala akong maisip kung hindi ang nangyari kanina. Pakaramdam ko lang kasi ay wala akong halaga kay Lester sa mga ikinikilos nito kanina. Hindi nito sinasabi ang mga gusto kong marinig, ni hindi kong naramdaman na may pagpapahalaga ito sa nararamdaman ko. Wala nga pala kasi kaming relasyon. Sana pala hindi na lang ito nagtapat sa akin at mas lalong sana hindi na lang ako nagtapat dito. Pag-uwi sa bahay ay hindi na ako naghapunan pa. Wala akong gana kaya naman nagdahilan na lang ako kay mama na masama ang pakaramdam at pagod mula sa biyahe. Nagkulong na lang ako sa kwarto at doon ko ibinuhos ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan. Tinitigan kong monitor ng cellphone ko habang tumutulo pa rin ang mga luha. Walang tawag o ni text mula kay Lester. Abala siguro ito sa pakipaglambuntsingan kay Presi na yun. Sabi niya babawi siya sa akin dahil wala siyang oras noon. Ito na ba yun? Mukhang malinaw ang lahat sa akin ngayon. Ipinikit ko ng mga mata at hinayaan na lang na maramdaman ang sakit sa puso hanggang sa makatulog. Oh, ano na namang drama yan? Biglang nagsalita si Charis at alam kong naabutan ako nitong nakatulala. Ha, wala to. Anong wala? Eh mukhang patulo na yung luha mo. Agad kong pinunasan ang mga mata. Hindi ko na pala napansin ang pangingilid ng mga luha ko. Umupo ito sa harapan ko at diretsyon tumingin sa akin. May nangyari ba? Hindi ako makapagsalita dahil natatakot ako na gumaralgal na ang boses ko at tuluyang maiyak. Hay naku besh! Kahit hindi mo sabihin, alam ko kung anong problema. Siya tayo? Gusto kong matawa sa kaibigan pero hindi ko magawa. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa sa mga oras na ito eh. Pagkatapos magkape ay agad na akong pumasok sa opisina. Naupo lang ako at parang lutang ang isip ko. Niayaw kong makita si Lester ngayon. Pero paano bang gagawin ko? Boss ko siya at sa ayaw o sa gusto ko ay makikita ko to ngayong umaga. Ngayon alam ko na kung bakit bawal ang magkasintahan sa loob ng trabaho dahil tsak makakaapekto sa trabaho. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at pumasok si Lester na seryoso ang mukha. Tulad ng dati, tumingin lang ako dito at wala ni Kating na expression ang mababasa sa mukha nito. Parang kinurot na naman ang puso ko. Agad ako nagyuko ng ulo at ito naman ay naglakad patungo sa opisina niya na parang walang nakita. Hindi na lang ako aasa na susuyuin ako nito dahil sa paningin nito ay wala siyang ginawang mali. Akala ko pa naman nagbago na ng pakikitungo ito sa akin. Bakit parang bumalik na muli sa dati? Mahal pa ba niya ako? Bakit hindi ko maramdaman? Unti-unti na naman pumapatak ang mga luha mula sa mga mata ko. Hinanap ko ang tisyo sa mesa pero wala akong mahagilap
Kaya naman lumabas ako para pumunta sa washroom. Nang mahimasmasan ako ay agad akong bumalik sa opisina. Pero, "Where the hell were you?" Isang malakas na sigaw ang bumungad sa akin. Si Lester hawak ang receiver ng telepono ko. Galit na galit ang mukha nito at parang gusto nang ibalibag ang telepono sa akin. Nag-CR lang. Mahinang sagot ko dahil natatakot ako sa mukha nito. "Do you know how many times your phone was ringing? We almost miss an important client." Sigaw muna nito sa akin bago ibinagsak ang telepono. Sorry, sandali lang. "Useless!" Sigaw nito. Bago ako tinalikuran at iwan akong nakatanga, napaupo ako sa lamesa at natulala. Hindi maproseso ng utak kong mga nangyayari. Napalunok ako ng sunod-sunod at pakaramdam ko ay malulunod na ako sa nararamdaman. Bakit ganito siya makitungo sa akin? Hindi ko na ata kaya. Wala sa wisyong kinuha ko ang bag at naglakad palabas ng opisina. Bahala na. Ang mahalaga'y makaalis ako sa lugar na iyon ngayon dahil pakaramdam ko ay hindi ako makahinga. Nakapagpasya na ako. Bukas na bukas ay magre-resign ako. Lumipas ang isang linggo, kailangan ko nang tanggapin na wala na. Hindi na ako umaasa. Siguro isa lang laro ang lahat para sa kanya. Isang magarang sasakyan ang pumarada sa labas ng bahay. At halos mapatda ako na makita kung sinong lumabas. Hindi kasi pamilyar sa akin ang kotseng gamit nito. Si Lester yun. Ano kayang ginagawa nito? Tatalikod na sana ako. Ayokong makaharap ito. "Claire, please, can we talk?" Baka sa boses itong pagsusumamo. "Para saan pa? Nag-resign na nga ako, hindi ba?" Hindi ko ito hinarap man lang at pinagpatuloy ang paghakbang pabalik sa bahay. "I'm here because I'm incapable of leaving you alone," habol nitong sabi. "Anong sinasabi mo dyan?" Natigilan ako sa sinabi nito at humarap. Kita kong pagsisisi sa mukha ni Lester. "Alam kong I hurt you and I was stupid not to acknowledge that because of my foolish pride." Nakalapit na itong tuluyan sa akin na taktong hahawakan ng kamay ko pero mabilis ko itong naiiwas. "O tapos?" Matari kong tanong. "I'm sorry, Claire. I was insensitive. I promise not to do that again. I was just so stressed at work and it made me so angry dahil sa mga actions mo. I was selfish. I didn't even thought na kasalanan ko din kung bakit ka nagkakaganon." Mahabang paliwanag nito na diretso nakatingin sa mga mata ko. "Lagi ko na lang bang tatanggapin na sorry mo tuwing masasaktan mo ko? Ganun lang ba kadali yun para sa'yo?" "No, it's not. But I promise that I'll make it up to you." Huli na nang mahuli nang idantay nitong isang palad sa pisngi ko. Hindi na ako nakaiwas. Marahan itong hinaplos yun kaya naman ramdam na ramdam ko ang init ng balat nito. "Ilang beses mo na sinabi sa akin yan. Pero lalo mo lang akong sinasaktan. Lalo mo lang pinaparamdam sa akin na wala akong halaga sa'yo. Hindi ko nga alam kung ano tayo." Humina ang boses ko dahil nadadala na ako sa sensasyon ng nararamdaman. I don't know. All I know is that I love you. I love you, Claire." Mahinang sabi nito na parang nagpapalutang ngayon sa puso ko. Ano ba yan? Kanina lang ay galit ako. Ngayon naman ay parang natunaw ng lahat ng galit na yun. Umiling-iling na lang ako dahil wala akong masabi sa puntong iyon. "I may not know how to show or express my feelings the way na gusto mo. Pero please know that you are so special to me and I miss you so much." Malambing na sabi pa nito at gumuhit ang matipid na ngiti sa mga labi nito. "Hindi. Hindi mo na ako madadaan sa mga ganyan-ganyan mo. Isa pa, nag-resign na ako. Hindi na ako babalik pa. Wala na tayong dapat pag-usapan." Pilit kong nilalaban ang nararamdaman ko. Pinilit kong yumuko pero hindi ko nagawa dahil agad lang na itinaas nitong mukha ko nang hinlalaki nito na nasa bandang baba ko. "I didn't come here to ask you to come back. I don't want you to be my secretary anymore. In fact, I don't want you to work for me anymore." Nagulat ako sa sinabi nito at nangunot ang noo ko. "Yun naman pala eh, edi umalis ka na." Biglang nagbago ang mood ko sa narinig. "But I just want to ask you something." Patuloy nito. "Ano?" Umirap pa ako dito dahil sumikdo ang inis ko na naman sa lalaki. "Can you be my girlfriend?" At nagulat ako nang inilabas nitong isang bouquet ng rosas mula sa likod nito. Kanino pa pala niya yung tinatago? Ha? Ay, kunwari nagulat yan. "Kunin mo na, te. Ang rupok mo eh." Napalunok ako habang nakatingin sa mapupulang talutot ng red roses na hawak nito. Nakatingin ako sa mukha nito na matamis pang nakangiti. Hindi ko na alam ang nangyari. Automatiko na lang nagumuhit ng ngiti sa labi ko. Hindi ko na napigilan at yumakap ako sa bisig nito at tumingala sa mukha niya.
I love you too, Lester Faltado. At syempre, magpapakipot pa ba ako? I said yes. Pero paano si Presi? Huwag mo nang isipin pa yun, Claire. Gaya na sabi ko, for business lang ang lahat. At bago ako nagtapat sa'yo ngayon, kinausap ko na siya na may girlfriend ako at ikaw yun. Napangiti ako sa sinabi ni Lester. Ngayon masasabi kong ang lahat ng galit na nararamdaman ko ay tuluyan na ngang naglaho. Thank you, Claire. At niyakap na nga ako ng boss ko. Boyfriend ko pala. Pagkatapos magtapat sa akin ni Lester, ilang araw ang nagdaan, muli kami nagpunta sa bahay nila. At doon nga ipinakilala na niya ako sa parents niya, hindi bilang sekretarya niya, kundi bilang nobya. Noong una, nag-alangan ako pero kalaunan na wala ang kaba ko na makita kung ngumiti sila. Pakaramdam ko, hudyat yun natanggap nila ako para sa anak nila. Welcome to the family, Iha, saad ng mami ni Lester. Niyakap niya ako kaya gumanti ako ng yakap with beso pa. Gabi na din nang makauwi ako ng bahay. Inihatid lang ako ni Lester at umuwi na din siya. May mahalaga pa din daw siyang mga meetings na kailangan puntahan. At dahil hindi daw siya sanay na hindi ako nakikita, bukas na bukas ay babalik ako sa kumpanya bilang maging secretary niya / girlfriend. O diba, kabug! Kinabukasan, pagpasok, halos magulat ang lahat na makita ang maganda kong mukha. Bish! Tawag ni Charis sa akin. Oo, anyari! Last time natin kita, nag-resign ka na. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng best friend ko Marites with matching taas ng kilay. Bawal bang bumalik? Ay naku girl, anong latest? Don't tell me. Oh my God, it's official na ba girl? Isang matamis na ngiti lang ang sinagot ko kay Charis. At ang bruha, daig pang siyang girlfriend kung makairit, wagas. Claire, in my office. Nagulat ako nang biglang nagbukas ang pinto. Si Lester, mukhang galit ata. Girl, papasukin mo na yung sihiyas, pasukin mo na. Bad mood ata. Nahampas ko sa balikat si Charis kung ano-anong lumalabas sa bibig niya. Tinungo ko na nga agad ang pinto ng opisina ni Lester at opisina ko na din since doon din naman ako nagtatrabaho. Pagkabukas ko pa nga lang ng pinto, isang mabilis na paghila ang naramdaman ko sa kamay ko at naramdaman ko na lang ang sarili kong nakasandal sa may dingding ng pinto at hinarap ang mapusok na labi ni Lester. Hindi na nga ako nakakontra pa. Para saan pa eh, gusto ko din naman to. Ang sarap kaya. Lester, ungol ko nang biglang maglikot ang mga kamay niya. Medyo nakakaba, baka may makakita o makarinig sa amin pero tingin ko naman, wala dahil soundproof ang loob. Claire, marry me. Bulong ni Lester sa gilid ng tenga ko. At ang init sa pakiramdam. Ang hangin nagmumula sa bawat bigkas niya ng marry me ay nagdala ng kiliti hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ko. Hindi ako makapaniwala kaya ilang saglit ako natigilan. Nagpo-propose na ba si Lester? Lester? Nauutal kong usal. I said, marry me, Claire. At lumuhod nga si Lester at may kinuha sa kanyang bulsa. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Parang kahapon lang, inalok niya ako maging girlfriend. At ngayon gusto niya akong pakasalan? Tatanggi pa bang Farson? Siyempre wala nang pakipot pa't baka magbagong isip? Char! Yes, Lester. I will marry you. At hindi ko na nga napigilang maiyak habang isinusuot ang isang diamond ring. Ang ganda, kumikinang sa karangyaan. Congratulations! Halos mabingi naman ako sa malakas na iyawan. Iginala ko ang aking paningin sa loob at may pa-banner pa si Mayor. Paano nakapasok sila sa loob? Natampal kong noo ko. Paano ko nakalimutang dalawa nga palang pinto ng opisina ni Lester? Marahil dun sila dumaan pero... Wait, Lester, bakit sila? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang biglang lumapit si Charis. Ay naku girl, wala ka pa. Alam na namin na magiging ganap. Kinausap na kami ni Sir. Nagbalik sa alaala ko nangyari kanina pagpasok ko pa lang ng kumpanya. Kaya nang pala kakaiba silang makatingin. Congrats, besh! Grabe, hindi ko inakalang may pagkasweet din pala si Sir. At ang mas ikinagulat ko nang biglang sumulpot ang mga magulang ni Lester kasama ang parents ko. Iho, anak, I'm sorry. We're late, naipit kami sa traffic. Dinaanan pa namin itong sinabalae at nilapitan nga nila ako para i-congratulate. Mabilis naman akong yumakap sa kanila, gayon din kay nanay. Hindi ko ina-expect na mangyayari ang lahat ng ito ngayong araw. Grabe, wala na akong mahihiling pa. Paglipas ng ilang buwan paghahanda, idinaos ang kasal ni Claire at Lester
at sa simbahan ay kinakabahan ngang naghihintay si Lester. 30 minutes na ang late ang bride. Anak, kumalma ka nga. Baka na traffic lang yun. Maya-maya lang, darating na yun. Wika ng ina ni Lester na halata din ang pag-aalala. Nang biglang tumunog ang orkestra, bumukas ang malaking pintuan ng simbahan at iniluwanon ang babaeng kanina pa nila hinihintay. Dagling napawi ang pag-aalala ni Lester nang masilayan si Claire sa suot nitong long bridal gown na napapalibutan ng mga brilyante. Dahilan para mas lalo siyang kuminang, lalo kapag nasisinaga ng liwanag. Ilang saglit pa'y nakarating din si Claire sa harap ng altar. Matapos magmana sa mga magulang ni Claire, kinuha na nito ang kamay ng mapapangasawa at iniharap sa altar. Maya-maya pa ay nagsimula na ang seremonya. Narito tayong lahat upang masaksihan ang pag-iisang dibdib ng dalawang taong nagmamahalan sa ating harapan. Maluha-luhang pinagmamasdan ni Claire ang mukha ng pinakamamahal niyang lalaki. Inalala niya lahat ng mga pangyayari sa buhay nilang dalawa na talaga namang nagdala ng kurot sa kanyang puso. Gayunpaman sa huli ay nagdala ng kaligayahan hindi niya inaakala. Inalala niya ang nakaraan, kung paano sila nagsimula, kung paano sila humantong sa ganitong sitwasyon. Ikaw lalaki, tinatanggap mo bang babae sa iyong harapan bilang iyong asawa? Makakasama sa hirap at ginhawa, kalakasan at kahinaan, at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? I do, Father. Tuluyan ang bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. Pilit niya itong pinipigilan dahil maari niyang masira ang napakagandang araw na ito kung iiyak na lamang siya. Ikaw, babae, tinatanggap mo bang lalaki sa iyong harapan bilang iyong asawa na makakasama sa hirap at ginhawa, kalakasan at kahinaan at mamahalin mo siya sa habang buhay? Gaya ng sagradong utos ng Panginoon. I do, Father. Mahina tumihikbing sambit ni Claire. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Hinarap ni Lester ng asawa, tinawakan ng baba nito at binigyan ng isang malalim na halik. Palakpakan at sigawan ang naririnig sa loob ng simbahan. Walang paglagyan na sayang nararamdaman ngayon ni Claire. Sa wakas ay asawa na niya ngayon ang lalaking pinapangarap niya. I love you, Lester. Mas mahal kita, Claire. At isang halik pa ang pinagsaluhan namin. Makalipas lang ang ilang buwan, nabuntis si Claire at ilang buwan pa ang nagdaan. Nagsilang siya ng triplets. Hindi nila inaasahan yun dahil sa tuwing magpapatingin sila sa OB, wala namang sign na kambal o triplets ang magiging anak nila. Though kakaiba talagang pinagdaanan ni Claire na nagbubuntis siya, sobrang takaw niya at sari-saring pagkain ang gusto. May halo-halo na sinasawsawan ng lumpya. Ang singkamas na sa halip suka ay toyo ang sawsawan. Ang weird kaya hindi maiwasang maduwal ni Lester. Feeling tuloy ni Claire ay si Lester ang nagdilihi. Sweetheart, kamustang pakaramdam mo? Okay lang ako, hubby. Medyo hindi ko lang alam kung sinong uunahin ko pag umiyak ng triplets. Si Harvey, Hercules at ang nag-iisang prinsesa at bunso na si Athena. Bahagyang natawa si Lester. Kita niyang hirap na pinagdadaanan ni Claire. Gayunpaman, hindi naman matawaran ang sayang nararamdaman ng mag-asawa dahil sa pagdating na tatlong anghel sa kanila, nakalaunan ang magmamana at magpapatuloy ng legacy ng kanilang pamilya. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli ay magkita-kita po tayo sa susunod nating istorya.